Okay, Biang, may meron ka pa ba na intimidate ka pa ba? Actually, hindi, na-excite ako. It's more excitement. Yes, every time na magte-taping kami o pagdalaman kong bukas, taping na kasi... Ibigay ng schedule. Ang hirap ng schedule. Hindi, kasi lahat mababait eh. Tsaka walang pa-star. Yeah. Alam mo yun, tsaka pamilya talaga. Minsan may lukuhan, bulihan, pero alam mo yun, andun yung... Simula pa lang, sabi ko, magiging pamilya to. Kasi for me palaging, pag ang teleserye, walang pa-star. At walang... Ano po ba yung teleserye may pa-star? Charot lang! Joke! Hindi, totoo. Kasi hindi ma maiwasang may ganun eh. Hindi maiwasang maganon. Pero mas maganda yung hindi ka makakaramdam ng ay, sikat ako, ganito ako, mas magaling ako. Kasi, di ba, walang pressure dun sa ano, sa set. Tapos, mas gaganahan ka mag-trabaho. Di ba? Parang, kasi naniniwala ako, kaya yun siguro, thankful ako na yung mga nakaraan kong series, eh, di ba, pumuputok dahil, yun yung, andun yung samahan, andun yung, wala nga, pastaran, andun yung nagiging pamilya. Kasi pag once pamilya kayo, bihira, meron at merong kontrabida, pero karamihan, nagko-collaborate eh. Nagkakatulungan. And, siguro, yun sa mga cast, excited ako, masaya ako, kasama ko sila lahat. Tapos, magagaling. Maniwala ka, magagaling lahat. Alam mo yung parang kahit sinasabi lang senior ka, kahit sasabihin marunong ka, hindi ka pwedeng Petics dito sa mga bagets na to dahil pwede kang lamunin. Oh, coming from you. Yes, pwede kang lamunin ang mga bagets na to. Yeah. Alam nila ginagawa nila, magagaling sila. Wow. Focus sila, determinado sila. Kaya ingat ka. Minsan hindi mo pwedeng sabihin, kasi senior ako eh. Magaling na wala ako. Nang ganun ngayon, wala nang ganun. Ang daming batang magagaling. So ingat din. Actually, Ibyang is very generous. Minsan magte-text sa akin, Mars, nanonood ka ba? Hindi niya show to ha? Bakit? Panoorin mo yung ganon, ang husay. Mm-hmm. Si, parang hindi niya naman yun, hindi pa niya namimit. Pero, Mars, sisikat yun. Doon ako believe sa'yo, Mars, how generous you are sa appreciation ng young artists. Kasi masarap tingnan pag mong co-actors mo, yung mga sumisibol, alam mo yung marunong umarte, hindi lang nandun. Alam mo, naiirita ako pag yung malaman ko, nandito kasi gustong sumikat, kasi gusto lang kumita. Alam mo yun, gusto lang maging astig-astig. Mas masarap yung, ito, focus. Okay. Alam mo yun. Sino ba ulit yung tinutukoy mo? Charot lang ulit. Hindi nga totoo. Tsaka, ang pinaghahandaan ko, kinakatukutan ko dito is Lydia. Role ko mismo. Iba siya, ano? Parang bundat, na walang make-up. Yung role ko kasi is physically talagang ibang-iba. Sa lahat. Kailangan kong mag-formang wardya. Is she tomboy? No. Ay. Hindi. Pero, basta lang po guwapo ako pag wardya ako. Iba naman pagdating sa bahay. So, namin yun sa third day 3 siguro may reveal yan. Yes. So, may iba dun sa bahay, iba sa pagiging wardya niya. So, yung kinakatakutan ko, bakit ko kinakatakutan? Kasi sabi nga, bagong responsibilidad, tsaka diba, palaging ano yung next, Sylvia? Ano yung kaya mo pang ipakita? Tapos, kinakatakutan kasi nung nagkausap kami ni Eric, ang yabang ko eh, Direk, kaya ko mag-action. Sabi niya, kaya mong tumakbo, ganyan-ganyan, pahirapan to, kaya ko yun. So, yun yung takot, but at the same time, lagi ako pag may takot ako, ginagawa kong positive yun. Ginagawa kong ano yun? Tawag yan? Anong tawag yan? Motivation. Minomotivate ko yung sarili ko na, okay, takot ako, okay, ganito ako, mas gagalingan ko. Wow. Mas pufocus ako. Mas pag-iigihan ko. Yun, si Lydia. Kasi hindi, yung napanood nyo na Lydia ang ganun lang. Wala. Hindi yun. Kasi wala kang makitang action dun, ha? Meron. Yun lang yung flashlight ka lang. Action na ba yun? Ganun. Maghintay kayo. Ay, yun. Yung blagadag yung ano dun sa akin. Diba? So, yun lang si Lydia. Kasi, third week, mag-iiba na si Lydia. So, meron na siyang... Woo! Exciting. Meron siyang iba talaga na kahit ako, kaya ko ba? Alam mo, pero, yun nga, nagyabang ako eh. sa landscape, pati kay Sir Deo. Binigay. Sir Deo, tsaka kay Sir Rondel, trust me. Gumanon lang ako. You ask for it. Please, pagkatiwalaan niyo. With this. Yung ina-expect niyo,
lalagpasan ko pa yun. Lagi akong ganun eh. Para always, alam mo yun, motivation. You always deliver. Oo, na yung pag-trust nyo sa akin as barang noon. No, tinrust nila sa akin si barang na sabi nila, wow, yung expectation. Alam mo yun, nakita nila, blah, blah, blah. Ngayon, sabi ko, pagkatiwalaan nyo, ito ko kay Lydia. So, yun yung, oops, kailangan kong galingan, kailangan kong, ang daming kailangan kailangan kong maraming ayusin, kailangan gawin para ma-achieve ko yung Lydia at ma-meet ko yung expectation nila or mas malagpasan pa. Always. So, yun. Thanks, Mars. Thanks, Sylvia. Baron! Intimidate, excited, na looking forward to working on a scenes. Yung first day, na-intimidate ako sa lahat. Baron ka na na-intimidate. Kahit sa mga bagets. Na-intimidate din ako sa character ko kasi sobrang complex. Yun nga, muntay pa. Actually, meron na nga. Pakikita na. Feel na namin yung comment. But I'm very, very excited to... Kasi lahat na fixin ako na eh. Excited ako sa mga scenes namin na kukunan this week kami ni Blythe. Yung mga intense scenes kami na kukunan sa mga. Ay, meron na kayo. Keep doon palang kinakabahan na ako. Okay. Yeah, wala kami napanood na scenes na nag-eksena na kayo. Wala, no? Wala. Yun lang, malayo. Wala pa kami talagang eksena. Yung kemi siya doon sa corner, tapos pagkang dito pa to, ganun. May shoot pa lang kami na. So I'm like really looking forward to that. Everyone here, I'm looking forward to like just working with them. And first time with Ibiang, show? No, mami ko yan. Ha? Saan pa lang? Tabing ilaw siya. Recuerdo de Amor, kasama na kami. Angel Aquino and... Reunion niya pala ng speech ito. Salamat sa lahat. Pati kay Direk Eric. Salamat. So yun lang. Panood ko eh. I'm just really excited. Kaya on my toes ako parate. Gaya na sinabi ni Miss Biang, you can't, parang hindi ka pwede pa petiks-petiks porque patagal ka na sa industry. Kasi maraming layers yung character, maraming layers yung eksena. So, ang ganda ng story ako. Pati si Direk Ona, nakaka-intimidate si Direk Ona. Talaga ba? Iba siya in a good way. Na parang you want to give it your best. Kasi everyone's prepared. And you want to also be prepared. Kasi respeto mo yung sarili. Love ko yung craft ko. So, ganun ang gusto ko. Pati sa production people, gusto kong ipakita rin sa kanila na tama yung choice yung nakinuha niyo po ako for this role. You're very fortunate you get to work with the best directors. Yes, din talaga, everyone. Dreamscape, production. Everywhere you go. Ayan, si Miss Pimi Star, Miss Pan. Correct. Production team, actually. Yeah. Okay. Ito, alam ko namang papunta sa greatness in the next 10 years. Pero, this, who are you intimidated with? Wow, may English ako. Sino ka na yung kana-excite, na-intimidate, or you look forward to every day tuwing nag-shoot? Baka isipin showbiz, pero lahat po talaga eh. Showbiz nga! As a film fan, alam ko po yung body of work din ng mga kasama ko po sa show. At 21, nag-research ka na? Opo, napapanood ko na. I mean, kinapwento nga kay Kuya Barry, yung Jay. I watched him when I was 13 years old. I was such a fan of that movie. Francis Pasion. With Coco Martin. I was so young. Malaya best film. Like, I love that movie. But, huli chacha niya. Ethan Fry. Like, everyone here. But like, kaya you have to prove yourself all the time, every day. Kailangan ready ka lagi. Especially at the start, like, excitement lang talaga. And kailangan lang i-prove kung bakit ako nandito sa show na to or ano. But eventually, natakot ako sa kwento ng show. But then I realized na maybe I was really put here on the show for a purpose. Like parang hindi naman natin alam mga mangyayari. Pero I was here since what, April pa ba to? So yeah, I mean, kumakapit, and I'm just blessed to be working with this group of people who have been supporting me and have been believing in me, even Dreamscape and everybody else, the whole team talaga. Correct. Kaya yun. Of course, we love having you as a family. So all right, ang family, epitome ng family. Hindi na pinalalam po, pinalalaya. Po sa ideyo. Kaino, di ba? Miss Angel. Ako, may ganun ka ba? Intimidation? Oo naman. Every role that, every new project,
every role and yun. Pero yun, hindi showbiz yun. Excited to work with everybody. Si, kasi the kids, first time ko sila lahat, mga katrabaho. And, pero alam ko yung trabaho nila. So alam ko na, hello? So alam ko na magagaling sila. Si Blythe, I've seen her MMK, or ano, alam ko what she's capable of. So there was excitement and also, medyo natatakot ako kasi, yun na nga, baka kainin nila ako ng buhay, no? Tapos, pero mostly, really scared of, just like what Sil said, scared of Tanya and her journey. Kasi, ano tama yun? Huwag ka naman scared sa mga ano mo, ikaw mismo, sarili mo, di ba? Laban mo sa sarili mo. Nadadala mo ba, di ba? Oo, yun eh, parang, to flesh her out, di ba? Kailangan, lalo na ipapagpag ko pa si Feliz na Inglesera, na ganito, tapos biglang ito ang bargas niya, na baho, baho-baho niya, tingnan niya. So, kailangan maniwala yung mga tao. Ayokong-ayoko na hindi believable yung character, di ba? Ang pangit naman. And that would be a failure for me if I see slips like that. So, sana mapanindigan ko si Tanya and mabigyan ko ng justice yung journey niya as a mother and as a person. Ang dami mo nung another, ano, na role from Julia Barreto to Miles Ocampo. Oh, and they're great actors. Ano pa? Sino pa ba? Marami na. Hindi naman yung mga, ano. Honesto. Si Abby Baby na malaki na ngayon. Yung Ningning ba? Hindi naman ikaw. No. Oh. Si, ano siya? Sa Honesto. Honesto siya. Sa Honesto. Si, ano rin. What's his name? Bagito. Bagito. Dami. So many. I've been a mom. Pagpasok ko dito sa industry na to, mommy na ako. At least maliliit eh. Shaina rin daw. Even Shaina. And now she's my best friend. One of my best friends. Ngayon, once upon a time yun? Yeah, once. Alright. Yep, okay. Okay na. Blight, who do you look forward to? Medyo lahat na, naka-excite naman na, di ba? Yes, actually, every time na mag-work po ako, I look forward to work every day na talaga kasi friends ko silang lahat, especially I'm working with my best friends. Super, Kyle, Cyril, si Jella, lahat sila kababata ko, si JK din. So nung nalaman ko to, super, bonus. Talaga nalulog forward ako sa kanila kasi galing ako sa drag queue and mina, wala akong kilala or kaklose at all. Tapos yun yung first solo project ko din na talagang hindi ko sila close. Parang ngayon ko lang nakilala si JC. So, ngayon parang, ha, may friends na ako sa set. Then, super happy din yung sister ko for me kasi super gaan lang talaga. And, in terms of intimidation naman, actually, this was the first time sinabi ko, I had a talk with my mom after reading the script, week one. Sabi ko kay mama, ma, na-intimidate ako sa kambal ko. Sabi ni mama, wow, first time ko yan narinig sa'yo. Kasi hindi po talaga ako actually na-intimidate sa roles ko. Kasi more of na-excite lang ako. Wow, gusto ko to. But first time, natakot ako. Sabi ko lang, kaya ko ba to? Kasi usually kapag nabasa ko agad yung character ko, nagko-connect na ako agad sa kanila eh. Hindi ako nakakonnect sa kambal ko talaga. Kinabahan ako. Sabi ko lang, kaya ko ba to? Then nag-workshop kami and I had a session dun sa teacher namin ng characterization na tinatanong niya ako, ano sa tingin mo, bakit ito yung hugot ni Sky, bakit ganito yung kilom na, habang pinag-uusapan namin, saka ko lang, as in nandun yung ideas ko, yun, saka yung puso ko talaga, gumaganon siya, oh my god, hindi, wala akong pinagkaiba sa kambal, yung story din nila, in a way, story ko din pala, habang sinasabi ko talaga, sabi ko, oo nga, yun din ako, oo nga, so, nawala na, yung intimidation ko sa dalawa, at mas, ako to. Niyakap mo na ito. Niyakap ko siya buong-buo with that session. Kaya thank you so much for that. So, meron din naman, and I'm very much intimidated by Cyril and Sijan. Wow! Yes. Nung ano pa lang, parang pre-post pa lang yung project sa akin na to. Siyempre, yung first reaction ko was, yay! I'm gonna be working with my friends! But that's it. Kasi, bata pa lang po ako, sila talaga ang iniidolo ko. At hanggang ngayon, iniidolo ko silang dalawa. Sila ang pinakamagaling na aktor sa generation na to. Madami nagsabi ako, but I know, sila talaga,
Simula bata pa lang, hawak kamay pa lang, very intimidated na ako by them, and nawala ako dun eh, sa hawak kamay namin ko yun, talagang ginanun ako, sinolo ako sa corner ni Ate Iza Calzado, sabi niya, need to wake up, kinakain ka ng dalawa. Ever since that day, talagang, I was only 11 noon. But ever since that day, sabi ko, oh my God, oh my God, oh my God. Oh God. Kasi syempre, alam naman natin lahat, sila talaga yung naunay. Siya si Santino, si Madam, di ba? Madam Ana Manalas. Lumaki ako sila, pinapanood ko araw-araw, at pangarap ko lang maging katulad nila. And never yun nawala, kahit ang dami nagsasabi, eto na ako ngayon, sila pa rin ang idol ko forever. At I honor that intimidation kasi ginagawa ko siyang motivation sa kanilang dalawa, and at the same time sila din ang friends ko, natignan ko lang, maiiyak na ako at naiintindihan yung hirap ko sa set kasi pares kami yung nakaabot sa days na babad na kami sa ano eh, sa ilaw, tapos alam mo yun, kaya hindi na kami tumangkad, kaya kami magkakayad kami ng tatlo eh. Totoo yan. Nabuto na. Nasa jeans ko na lang yun. Huwag mo din lang isisi sa ilaw. Sa so, silang dalawa. So, meron akong ganong intimidation with them. Talaga kapag kahit sana ako sila, kailangan ko talaga. Saan itong batang to? Nabalikan pa niya yung history, oh. Kahit nawala sila, sila pa rin sila. Nasa kanila pa rin yung puso nila na magaling silang aktor. My God, Cyril Ann Manabat, may famas yun. Lagi niya nakapalipunan ng mga tao. Kaya nagugulat ako, daming gulat na gulat sa kanya sa Dirty Linen. Eh siya na yan, ni Cyril Ann, yan ang pa kayo. Actually, meron time na sinabi niya, nasa Dirty Linen ako, okay lang ba kung ano? Go! Alam ko, lalamunin mo lahat ng tao na nandiyan. Kaya nung nalang ko, dito siya, dahil kung kapapalang. Kasi idol ko yan talaga eh. Wow. Tapos meron din po, actually, intimidated ako sa audience also. Kasi Gen Zs are very nitpicky. Ayoko kong maging meme tong senior high kasi sobrang namin ito pinaghihirapan, of course, and it is very sensitive, and like we tackle about sensitive topics, serious topics. And alam niyo, very woke ang mga Gen Z, kaya ayaw ko siyang maging katatawanan. Yun po, ang pinaka-kinakatakot ko every day. Kaya very, alam niyo, Director, very tutok ako sa writers kay Direct every time na merong ganitong sinabi. Ang cancer day yung nga, itinetext mo eh, di ba? Kasi, talagang, tulad nung sinabi ko dun sa isang interview, I really don't want to romanticize drugs, yung mental health, ito yung mga yan. Kasi ang dami ng shows na ito yung gusto nilang intention, like 13 Reasons Why, but after that, parang mas nag-escalate, mas tumaas yung rates dito talaga. I wanna make this different, at magkaroon talaga kami ng impact, at makatulong talaka kami sa mga tao. And makarealize din yung parents na, kilala mo ba talaga yung anak mo? Nice. Or like, maano nila na, lahat ng ginagawa ko na-apektuhan yung anak ko. And sa mga anak din, may responsibility tayo na hindi natin pwede dapat ibintang lang lahat rin yung bad personalities and traits natin sa mga magulang natin. Of course, we need to take responsibility of our own life. Naman. Thank you, madam. Actually, there will be a chance na makakausap po natin ang creatives ng show para mas yung other aspect po ng narrative ng programang ito. And